Hello po mga kuis, medyo matagal-tagal po tayong di nakapag-update ngayon, kaya marami po ang ating tatalakayin this video. At syempre, may shoutout pa rin sa dulo. Pag-usapan natin itong kay James Yap, free agency ni Mariano at ang muling pagbabalik ng PBA sa wakas. May schedule na ho tayo mga kuis. Pero bago tayong magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Unahin natin itong kay James Yap. Yung ibang players nagdadalawang isip sa renewal. Yung iba naman, hirap maka-extend ng kontrata. Pero itong si James Yap, in-extend kahit hindi niya hiningi sa Ross. Dahil sa sinabi ni Yap na kaya pa raw niya maglaro at hindi pa siya magre-retiro, kaya umaasa pa rin ang Ross sa leadership niya. Partida pa nga yan ha. On leave si Yap dahil sa San Juan campaign. Ayon sa Ross owner, tapos na ang extension ni Yap nung isang araw lang. So ibig sabihin, si Yap ay active player pa rin hanggang matapos ang conference na ito at binabayaran pa rin siya ng Ross kahit hindi na naglalaro. Ayon kay Yap, kaya naman niyang pagsabayin ang politika at basketball. Time management lang daw ang kailangan. Sa pagbabalik ng PBA, asahan natin na makakalaro pa si Yap ng mga ilang games pero limitado lang oras niya kasi nga may edad na si Yap. Going 40 na yan. At ni-reveal din pala ng Ross na last contract na raw niya yan. So paano yan mga Yapsters? Mukhang sa Ross nga talaga, mag-retiro si Yap at hindi sa Magnolia. Pagkatapos ng last contract, magpo-focus na siya sa politika. Good luck sa bagong journey ni Yap. Okay mga kuis, punto naman tayo sa ating ikalawang update tungkol ito kay Aljon Mariano. Marami ang nagtatanong kung bakit wala pang extension si Mariano. Ayon sa kanyang agent, masaya naman si Aljon sa Ginebra at wala naman siyang issue. So siguro hindi lang in-extend dahil sa sitwasyon ngayon at wala pa namang PBA. Isa ito sa mga nagpahirap sa transaksyon ng mga teams. Nag-aalala rin ng ibang Gene fans na baka hindi siya i-renew kasi nga injury prone si Mariano. Hindi rin sigurado kung may big teams ang kukuha at dahil nasa UFA siya, meaning hindi na siya ma-accommodate sa 15-man lineup at maging sa reserve or injury list ng team. Nilinaw ng agent niya na wag daw mag-alala. Sigurado magiging maayos lang lahat kasi nasa free agency with rights to salary si Mariano. Kung hindi man sa Ginebra, siguro sa ibang team na kahit saan man niya gusto. Kampante din si agent na bibigyan siya ng Ginebra ng security sa kanyang career. Kung nasa kondisyon si Mariano, sigurado malaking may tutulong niya. Kaso, mas mataas ang rate ng pahinga niya ngayon kesa laro kasi nga, na-injured siya. Kailangan niya mag-undergo ng surgery ng 2 beses para matanggal ang bone spurs. Pero kung wala ang mga yan, tiyak na magiging kabilang siya sa rotation ni CTC. Sa ngayon, wala pa namang update ang Ginebra tungkol dito. Wala rin naman kaming nakalap tungkol sa desisyon ni Mariano. Pagbalik ng PBA, dyan lang natin yan malalaman at kapag nag-resume ng lahat ng transactions. Okay mga kuis, pangatlong update sa mga nagtatanong kung kailan ba talaga ang balik ng PBA. Ayon kay Kume, target nila, first week ng February or second week. Ito ay sinang-ayuna ng mga governors at inaprubahan naman ng mga government agencies. Ang hinihintay na lang nila ay ang go signal ng LGU para sa practices at scrimmages. Kapag inaprubahan, magbibigay ang PBA ng 10-day practice sa lahat ng teams bago bumalik sa aksyon. Malaki naman ang posibilidad na makakabalik na ang PBA dahil ang area ay bumaba na sa alert level 2. Ang hindi lang malaman ay kung saan ang venue. Pero ayon sa Spin, posibleng sa Pasig or Inares Arena. Gaganapin ang limited fans. Kung saan man ang venue sa resumption, baka doon na raw tatapusin ang Governor's Cup. Inamin na rin ngayon ni Kume na maraming players ang nahawa, pati personnel nila at table officials at referees. Pero dahil sa pagbaba ng cases, kaya malakas ang kutob ng PBA na pwede na sila sa first week next month. Nagpapatunay lang na kahit vaccinated ka, hindi ibig sabihin na hindi ka na carrier ng virus kasi sa loob ng PBA, halos 70 katao na ang may sakit na puro bakunado lahat at hindi rin ibig sabihin na kapag unvaccinated ay magiging carrier na ng virus. Pero anyway, ang exact schedule ay malalaman na natin sa mga susunod na araw. Ang importante, babalik agad ang PBA. Okay mga kuis, dito tayo sa ating huling update. Kaya pala si MGR or Matt Ganuelas Roser umalis ng jeep kasi ang TNT ang nag-offer sa kanya at malapit pala siya kay Coach Jota sa pamilya nito. Gusto lang din ni MGR na mag-compete para sa championship kasi kung nasa jeep daw siya, medyo mahirap talaga makasabay. Pero inamin niya na naging maganda daw ang pag-stay niya dito kasi marami siyang natutunan.
Almost every game kailangan mong makipaglaban para sa panalo. At dito daw siya nag-step up. Higit sa lahat, na-build niya yung confidence niya kaya lumalabas ang totoong talent. Yun ang advantage ng mga underdogs kasi nabibigyan ka ng sapat na oras. Kapag nasa TNT na si MGR, siguradong hindi siya makakatikim ng ganito karaming oras. Ayon kay Coach Chot, malaking tulong ang depensa at hustle plays niya. Isa pa, dati na rin si MGR dito. Sana makatulong ang confidence niya dito sa TNT. Good luck sa kanya. Okay mga koy, salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout at meron din tayong highlight sa dulo. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Mark Hammond, Edward Badaguas, Albert Colasito, Kinos Lucanias, Mary Ariel Ganata, June Visca, Marlon Abiwela, Ben Legacy Mix TV, Renz Fernandez, C. Ramos, Daniel Kalimag, Charles Abreo Penabli, Salvador Lumibao Jr., Kamoraita TV, Nestor Binara, Gio Pacabis, Kuya Ray TV Nalik, Reynaldo Alok, Ferdinand.kai, Jeremy Hernandez,